Itinanggi rin ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na nagpaalam ang Pilipinas sa China para payagan ng mga Pilipino mangingisda sa panatag show. Kaugnay naman sa pagbili ng mga baril ng PNP, giit niya maari naman daw bumili sa ibang bansa kung ayaw silang pagbentahan ng Amerika. May news to go si JP Soriano, exclusive. Tinuldukan na ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. ang mga balibalitang hindi raw siya Filipino citizen. Giit ni Yasay, buong-buo ang kanyang pagka-Pilipino at hindi raw siya Amerikano. I'd like to assure Filipino people that I am a Filipino citizen. I am not a dual, I do not have any dual citizenship. I am not an American. I am a Filipino in thought and in word and in deed. Hindi na sinagot ng kalihim ang tanong tungkol sa pagiging American citizen naman umano ng kanyang mga kaanak. Binalikan din ni Yasay ang mga bumatiko sa Facebook photo niya kung saan nagmistulang sundalo siya. Ani Yasay, paraan niya ito para ipakitang kaisa siya sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Naniniwala rin siyang mga kontra sa Administrasyong Duterte ang nasa likod ng meme na ginagawa sa kanya. Eh, ganun yung mga critics eh. They will try to undermine everything that you do. I would imagine that these are people who have from the very beginning not wanted to see the president assume the office of President of the Republic. Kung totoo naman daw ang balitang nagsasabing plano ng ilang mambabatas sa Amerika na pigilan ang pagbebenta ng armas ng US sa Pilipinas, sabi ni Secretary Yasay, marami pa naman daw ibang bansang pwedeng pagkuhanan ng military at police equipments. Nasa kanila yon. We're buying these arms anyway. So if the deal will not push through, there are other markets available for the purchase of arms. Makakabili tayo ng mga ibang armas sa, let's say, to Israel, to Japan, or other countries. Sa usapin naman kaugnay sa Scarborough Show, idiniyasay na walang kasunduan na naganap sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay sa usapin ng teritoryo. There is no agreement that has been arrived at with China in so far as these ships leaving or our fishermen having access to Scarborough. But I would imagine that as part of our quiet diplomacy, trying to build mutual trust and confidence between the countries, this has been made possible. Hindi rin daw totoo na nagpaalam ang Pilipinas sa China na payagan na ang Pilipinas sa Scarborough Show na malinaw daw na bahagi ng ating EEZ. We do not want China, for instance, to allow our fishermen to fish there because allowing our fishermen to fish there will suggest na sila may authority to allow us. Di naman direktang sinagot ni Yasay kung bakit naroon pa ang mga barko ng China at kung ano ang ginagawa nila roon. JP Soriano, GMA News.